Hey guys, welcome back to our YouTube channel, and for today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano mag link natin ang card natin sa Paymaya, and then i-withdraw natin yung laman ng PayPal natin sa Paymaya. So punta po kayo sa browser, and then type niyo yung PayPal. Kasi ililink po natin yung PayPal, ang Paymaya natin. Just log in. Not now. Kasi dapat browser, browser yung gagamitin po natin. Ayan, nakikita niyo po yung may balance po ako na $5.44, and then estimated total of all currencies into peso is 276.11, and then ililink po natin siya kung paano po ganito siya. Pinutin niyo po ito, may tatlong bar, tapos wallet. Ayan, nakikita niyo po, may nakalink na din po sa akin na ATM ko sa Land Bank. Ililink po natin yung Paymaya. Ganito po ang gagawin. Click po yung link a card. This one. Ayan. I-input niyo po yung card number, card type, expiration date, security code, and billing address. Doon niyo po makikita sa Paymaya po ito. So, punta po kayo sa Paymaya niyo. Kailangan po at least may balance kayo sa Paymaya ng 100 pesos para ma-open niyo po yung kung wala man kayong Paymaya card na physical, eh pwede naman po yung Paymaya card sa virtual. So, click niyo po itong My Card. And then, online payment card. Pag makita niyo po yung information niyo sa Paymaya card, input niyo na po sa PayPal niyo yung card number, card type, expiration date, and security code. Visa. Expiration date. Kikita niyo po yan doon lahat. Information sa Paymaya. Link card na po. Pagtapos na po lahat, pilapan niyo na po. Ipindutin niyo na po yung link card. Kailangan niyo po talaga i-double check lahat na tama ang information, and then pagkatapos, link card ulit. Ayan. I-link your Visa debit. So, done na po. Ayan siya. May magte-text po na payment. Ayan na po. Okay na po siya. Na-link na po natin. Ngayon po, ang gagawin natin is mag-transfer na po ng laman ng PayPal to Paymaya below 500 pesos po. Kasi sa GCash po, dapat kung transfer ka sa PayPal to GCash, kailangan minimum of 500 pesos. Wala po yung charge, pero sa PayPal po, kahit pwede po siya, kahit below 500, transfer niyo po siya. Kaso may charge 1%, which is parang kung 250 mga ganun, at least may 10 pesos charge po. Pero maliit lang din po. Pero pwede na naman po siya ma-withdraw kahit below 500. Pero sa GCash, hindi po siya ma-withdraw below 500. So, ganito po yung gagawin natin.
Chrome kayo mag-login ng PayPal niyo po. Kikita na po yung balance ko, 276, which is below po siya ng 500 pesos. So, pindutin niyo po yung transfer fund. Piliin niyo lang po kung saan niyo po ita-transfer. Sa akin po, di ba, yung pagkatapos niyo po malink yung PayPal to Paymaya, ito na po yun. So, dito po tayo sa instant. Kung gusto niyo po magre-replay agad yung pag-transfer, kasi itong isa 1 to 4 business days pa po bago siguro ma-process. So, dito po tayo sa instant. Tapos, next na po natin. Ayan po. Okay lang po kahit naka-dollar siya. Kaya nabasa niya po, may 1% fee. 1% fee, 10 pesos minimum and 500 maximum will be deducted. So, okay lang po kahit. Ayan, mag-reflect na po kung magkano yung balance mo sa PayPal. Then, next lang po. So, ayan na po siya. Transfer from PayPal balance. So, transfer to Paymaya. Ayan na po. Imbis na yung transfer amount is 276.11 pesos, less po ng 10 pesos, magiging 266.11 na lang po siya. Ang converted pala ng dollar sa Paymaya is 50 pesos po. Diba ngayon 52 pesos na. Pero ganun naman po talaga, iba po yung conversion rate po nila. Yan po. 50 pesos lang yung per dollar. So, ito na po, transfer na po natin yung 266. So, ayan na po, 266.11 transferred. Done. Ayan, mag-i-email na. Pero was successful. So, wala na po akong balance sa PayPal po. Check natin sa Paymaya. Ayan, may balance akong 1,041. Tapos, na-add po yung 266 na po sa balance ko. Ayan, nakikita niyo na po. Nag-replic agad. Ayan, 266 pesos. So, na-add po yung balance ko na po. Agad-agad. Nagiging 1,307.42 na po siya. So, ganun lang po mag-transfer ng PayPal to Paymaya. Panoorin niyo lang po yung video po. At kung may katanungan po kayo, i-comment na lang po yung mga question niyo sa comment section sa baba po. So, salamat po sa panonood and don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating susunod na video po. Thank you. Bye-bye po. You're like a circle that floats around.